everybody, and welcome to my YouTube channel, Rated Corina. Hindi po ito yung sa TV, ito yung longer version ng lahat ng nakikita ninyo sa aking Facebook or sa television. Yes, iba ang ating YouTube. Mas maraming laman, mas mahaba. Especially now during the political season, talagang ginawa naming advokasya na makilala ninyo ng mas mabuti ang ating mga kandidato, ang mga manliligaw ng ating boto ngayong Mayo. Importante ang mga presidente at gustong maging vice-presidente. Kasama na dyan ang ating susunod na iuupo sa silyang puti, ang ating upuan ng katotohanan, ang kilala nating lahat na si Tito Sen o si Ginoong Senador Tito Sotto. Nakilala natin siya una bilang isang komedyante at isang musiko. Magaling na singer yan. Pero pagkatapos ng Eat Bulaga, kalahati na ng kanyang karera at buhay ay inialay na niya sa public service. Magaling na senador. Pero ang tanong, magiging magaling din kaya siyang vice president? Importante ang posisyon na yan. Kaya ito na ang inyong pagkakataon na kilalanin si Tito Sen bilang isang tao, ordinaryong tao tulad natin, at bilang isang politiko na sasagot sa mga hamon at tanong ng bayan. Handa na kaya siya? Eto na't panoorin, kilatisin, at kayo na ang humusga, Tito Sotto for Vice President. Tito Sen, marami pong salamat. Teka muna, palakpakan muna tayo lahat. Hello. Tito Sen, he's in the house. Thank you. Salamat. Ayan. For Vice President. Ngayon po, nasa silyang puti sa upuan ng katotohanan. At marami pong salamat sa inyo pong pagpapaunlak. Bilang vice-presidente, kayo po ang una naming makakapanayam. At tulad ng sinasabi ko sa lahat po ng aking mga interview, ito po yung hindi ko mga tanong. Ito po ay compilation ng mga tanong mula sa iba't ibang mga personalidad at mamamahayag. Maraming salamat dito sa opportunity na binibigay mo sa akin. Isang tanong mula kay Wilson Lee Flores. Kolumnista po siya sa Philippine Star. Ano po ang inyong stand na kailangan daw baguhin ang political and economic system ng Pilipinas with charter change? Hindi. Ibig sabihin, kung itutulak mo lang ang charter change para sa tingin mo ay para mabago ang problema at ekonomiya ng bansa natin, then hindi mo alam yung problema at ekonomiya at kung paano ito susolve. Sapagkat sa akin, hindi tsa-tsa ang sagot eh. Ang sagot, katya, character change. Yun din ang spelling, pero mas mahalaga palagay ko yung character change from top to bottom. Yun ang pinakamahalaga. Sapagkat katulad nun, para ma-resolve mo ang problema sa ekonomiya, kailangan na charter change, I doubt it. We have already passed, ano, kung hindi ako nagkakamali, mga tatlo o apat na mahalagang batas na naipasa na namin, yung iba na pirmahan na ng presidente, yung iba na sa bicameral conference committee ngayon, na binubukas yung economic provisions natin nang hindi bumabangga sa konstitusyon. Oh, so yung party na yon, nasosolve na yon. Pero isa sa mga mabigat na solusyon na kailangan natin is budget reform. Hindi pa pwedeng we do not balance the budget, utang tayo ng utang, at pagkatapos yung budget na hawak natin ay napupunta sa wala, napupunta sa bulsa. Ano? Yun ang mga kasagutan eh. Hindi charter change ang sagot eh. Ang sagot, ayusin natin yung kasalukuyang budget reform, balance the budget, gamitin ng tama ang kaban ng bayan para tingin ang pera sa taong bayan. Yun ang sagot. Hindi charter change. Galing pa rin po kay Wilson Lee Flores. Paano po mapapabilis ang pagpapabakuna ng mahigit 50% pa rin ng ating populasyon na hindi naaabot ng bakuna o kaya naman po ay ayaw magpabakuna laban sa COVID? Information dissemination. Kailangan kumbinsihin natin yung ayaw. At hindi lang yun, kailangan ipaalam din natin, ilahad natin sa mga kababayan natin ang pinanggalingan nito mga vaccines na to, sapagkat baka tinatalo ng fake news o baka ang fake news yung kabila. Hindi natin masabi. Maraming kung ano-anong mababasa mo sa internet tungkol sa mga vaccines at iba-ibang mga klase mga vaccines at mga pinagsimula nito at mga warnings. Siyempre, yung mga ibang kababayan natin nakikita yon. Yung iba naniniwala, yung iba hindi.
So malaking bagay na ang kumikilos din at nagkakaroon dapat ng component ang Department of Health at saka IATF. Ano, mayroong ding maayos na kinikilos ang gobyerno pero meron talaga mga pagkukulang. Bobby Requintina, Entertainment Editor, Manila Bulletin. Kung kayo po ay pinuno na sa bansa, ano ang mga suliranin na uunahin po ninyong solusyonan or tutulungang solusyonan? Una sa lahat, kalusugan. Ano, doon sa kalusugan, kasama din doon yung problema sa drug abuse and not only illegal drugs. Ano, isa yun. Pangalawa, yung ekonomiya. Yung ekonomiya naman, masasagot yun doon sa sinasabi naming budget reforms. Meron kaming programa ng partner ko na tinatawag naming BRAVE. B-R-A-V-E. Stands for Budget Reform Advocacy for Village Empowerment. Kailangan makarating sa baba ang hindi lang programa kundi pera ng gobyerno. Dapat yung National Expenditure Program na inisinisimulan na nanggagaling sa Executive Department, dapat talaga binubuo yung barangay doon sa Barangay Development Council. Tinatanong ang mga kababayan natin sa baba, anong kailangan nyo? Mula naman po kay Jeff Hernandez, may kinalaman din po sa tanong ni Francis Toral, siya po yung reporter ng ABS-CBN. Nagsisimula na ang mas lalong pagkalat ng fake news, lalo na paparating ang 2022 elections. May paraan po ba para itong mga trolls o kaya po yung mga troll farms at yung mga pinuno po nito ay malagay sa dapat paglagyan? May legislation po ba na pwedeng magbigay ng proteksyon sa ating lahat, sa mga maliliit na negosyante, personalidad, politiko, laban po sa trolling? Yung dapat namin gawin, nagawa namin. Meron tayo anti-cybercrime or meron tayo cybercrime law. Ano? Meron ding mga nilagay kami. Meron kami mga inalis na budget sa gobyerno na ang tingin namin ay baka abusuhin na papunta sa ganyan. Ano? Kaya yung mga ikang ay hindi naman pangangailangan na biglang napakaraming kontrata na bigla mo iko-contractual na ikaw ay involved sa media, eh yan ay hindi namin, inalis namin yan. Okay, so yan. Pero lahat yan, it all boils down to how Facebook and how Google will handle it. I had a meeting with Facebook a few months ago. Nakipag-meeting ako sa kanila kasi kini-question ko yung bakit nila pinapayagan sa Facebook during those months yung abortion clinics. Nag-a-advertise ng abortion clinics. When I told them, na umattend naman sa amin, nag-Zoom meeting kami ng mga executives ng Facebook, not only in Philippines but Asia and the United States. Sabi ko, abortion is illegal in the Philippines. Why are you allowing it in the Philippines? Ano, kasi yung mga address sa Pilipinas eh, ng mga abortion clinics eh, they took it down. You know? So kaya nila. Kaya nilang i-take down eh. Pag ang problema ngayon, how do they distinguish fake news from not? Ano? And then bottom line, the ball is in their hands. It's with Facebook and Google. Meron yatang sinabi ang Google na babawalin na raw nila starting February 7 ang mga political ads. All right? Okay siguro 'yan. Pero, eh kung hindi political ads, paano kung fake news? What do they plan to do? I think I think government, the DICT, should have a hand in how we should address this sa Google at saka sa Facebook. Galing naman po kay Zen Hernandez. Siya po ay ABS-CBN anchor. Meron pong siyempreng angas galing sa LGBTQ community dahil po sa inyong pagbara sa SOGIE Bill saying a man can never be a woman and other comments. Ano po ang inyong reaksyon dito? Umaasa pa ba kayo na ang LGBTQ community ay ihahalal kayo sa posisyon? Marami kong mga kaibigan sa LGBT community at alam nila na ang kinontra ko doon sa tinatawag na SOGIE Bill ay yung hindi naging anti-discriminatory lang eh,
kung anti-discriminatory ito para sa mga members ng LGBT, okay lang yun, walang problema. Kaya lang, may mga provision na nakasingit doon, na yun ang kine-question namin, which removes the educational independence, religious independence, nare-remove doon. Yun lang yung mga kine-question. At alam yan, mga kaibigan namin, meron lang siyempre ibang hindi naman talaga gusto yung ako o pagkatao ko o pagbumuka ko, kaya nakakontra kagad kahit ano sabihin. Napakarami kong kaibigan na LGBT. Not only in Metro Manila, not only in our television program, kundi nationwide. I have a group of LGBT supporters from Iloilo. Meron din ako sa Cebu. Meron din ako sa Davao. Marami. And I can name them if necessary. Opo. So kumbali, para klaruhin lang, ang ayaw lang po ninyo yung kasal. Tama po ba? So, meron po bang kasal sa SOGIE Bill? May naka-smuggle eh. Yun ang problema eh. Tingin namin may naka-smuggle na hindi ka pwedeng i-discriminate na, sa pagkuha mo ng lisensya sa gobyerno. Mm-hmm. Ang tingin ng iba doon, ano ng mga nagkokontra doon, ang ibig sabihin nun, pwede ka nang kumuha ng marriage license. Hindi ba? Yun ang isa sa mga issues doon. Pero sa akin, walang problema ang same-sex union. I have no problem with that. You know, it's your life. Galing naman po kay Zen Hernandez. Siya po ay ABS-CBN anchor. Sa palagay niya, failure ang delivery of the promise to end the drug problem in the country. If I'm not mistaken, even the president himself said that the enormity of the problem was unforeseen. Ano po ba yung hits and misses? At anong po ang inyong magiging diskarte tungkol sa problema sa droga? Yun ang isa sa mga pinakamahalagang dahilan kung bakit gusto kong pagbigyan ako ng pagkakataon ng mga kababayan natin na maging pangalawang pangulo. Kapag ikaw ay meron ng tinatawag na Office of the Vice President clout, kaya mong solusyonan at trabahuhin yung problema ng illegal drugs at drug abuse. I have been in this advocacy since 1988. Ako ay Vice Mayor, pero ako yung Presidente ng Vice Mayor's League of the Philippines, at yung Quezon City Anti-Drug Abuse Council was voted not only by declared by the WHO but also the DILG as the model council. Kasi pinag-aralan ko po mabuti yan. There should be a supply reduction strategy, demand reduction strategy. Yung enforcement, ginawa nitong president, Duterte administration. Ano? Of course, questionable. Meron daw mga tokhang na ganito, may ganyan. Although the figures will show that there were more drug operations and more arrests than what has been claimed na meron daw ng pinatay na sinadya. Pero yun yung tinatawag na enforcement. Ngayon, pagdating sa prosecution, there is much to be desired. Ang daming dismissal ng mga kaso, ng mga drug cases. Although in the previous administration, I'm sorry to say, mga 80%+ ang dismissal ng mga drug cases. In this present administration, nasa mga 60%+. 74 years old na si Tito Sen. Pwede na rin daw niyang sabihin na last hurrah o huling pagkakataonan niya ang pagkapagsilbi bilang pangalawang pangulo ng Pilipinas. Paano mo pipigilan ng korupsyon? Lead by example. How do you lead by example? Kailangan unang-una talaga tingnan mo yung track record ng leader mo. Ano? Yun ang magaling na leader. Kailangan na track record, kitang-kita mo siya. So sa amin, ang plinaplano nga namin at inumpisahan na ng partner ko to ni Senator Lacson at ako'y kasunod niya kagad, kapag kami pinalad at binigyan ng pagkakataon ng mga kababayan natin at ang Panginoon Diyos na maupo sa 2022, ang unang-una namin gagawin, pipirma kami ng waiver doon sa bank secrecy law para bulatlat yung aming kabuhayan, bulatlat ang lahat ng aming kilos. At wala kaming ia-appoint na kabinete, opisyal ng kabinete or leader ng gobyerno na hindi pipirma ng waiver para maliwanag at malinis lahat. That is the first step into removing corruption in government. Magkaisa at magsama
kapit kamay sa bagong pag-asa. Ayan, narinig na ninyo mismo sa ating Zoom interview with Tito Sen. Kayo nang bahalang humusga, nasagot ba niya ang mga tanong ninyo? Ano ngayon ang iniisip ninyo tungkol kay Tito Sotto habang nililigawan niya ang ating mga boto para ngayong Mayo? Well, para sa akin, hindi ko nasasabihin sa inyo ang aking mga naiisip. Nagpapasalamat lang po ako sa lahat ng mga nagpapa-unlock dito po sa Rated Corina YouTube channel na susundan pa ng maraming iba pa, kaya abangan ninyo so that you be given a choice to know your candidates better as human beings and as politicians and future leaders of our country. Vote wisely, kilatisin, pag-aralan, at isipin yung mabuti kung sino ang inyong iboboto para sa susunod na 6 na taon para sa ating bayan. May kasunod pa, kaya huwag kayong mawawala. Just click on that notification button so that you know when our next interview here on my YouTube channel will be. Alright? Thanks guys. Maraming salamat sa inyong pagpapanood. Like and subscribe. Until our next episode. Bye! The Pampakit. Itong Pampakit, ang bago nating packaging is meron na siyang bintana. So, hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng 3 products all in one. And you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na, kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So, inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller 15-gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine, okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.